guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay napapansin ninyo na panay-alat na lamang ang nangyayari sa inyong buhay na parang may kaakibat kayong sumpa sa katawan at napakailap ng swerte sa inyo at parang kayo'y humihigit or naghihilahan kayo ng asalungga na napakaganit at ang hirap-hirap po ng swerte na dumapo po sa inyo. Gusto nyo po ba na kayo ay kapitan ng swerte? Siyempre, lahat naman tayo ay nagnanais na tayo'y swertein sa ating buhay. Ito po ang aking ituturo ay napaka-epektibong pamamaraan para kapitan kayo ng swerte. Depende na lamang po sa ating po mga paniniwala kung kayo ay suswertein. Kasi dapat po lahat ng mga pampaswerteng ating ginagawa ay may lubos kayong paniniwala. Kung kayo po'y walang paniniwala or may alilangan sa mga pampaswerte, aba, huwag niyo po itong gagawin. Dahil magsasayang lamang kayo ng inyong effort. Pero kung kayo po ay talaga namang panatiko sa mga pampaswerte at ikaw ay naniniwala sa mga ganitong pampaswerte, walang dahilan kung bakit ikaw ay magpapatumpik-tumpik pa. Gawin na po natin to. Ang video ito ay para po sa inyo. Talaga namang panatiko po sa pampaswerte at napakarami ko alam ng mga pampaswerte. Pero pag may once na may bago sa akin pandinig, ay nako, hindi ko po ito pinatatagal. Ura-ura daw ko itong ginagawa at ako ay naniniwala sa pampaswerte. Dahil ako ay lagi na lamang pong kumbaga sinuswerte. Pero syempre, inaalat din naman. Kumbaga, balance. Kumbaga, kung kaya nga po may salitang swerte, may salita ring alat. Malas. Ngayon, para po tayo ay laging suswertehin at kung may dumating mang negatibo, malas, minor na lamang at hindi mga talaga namang major-major na talaga namang naakasigaw sa langit. Kapag ikaw ay merong pampaswerte, yung mga maliliit lamang at kaya mo nang lutasan ang mga dumarating sa iyo, yakang-yaka mo na yan. Kaya ako po sa inyo ay gumawa kayo ng mga ganito at magpaligo tayo ng mga ganito, magsunog tayo ng mga ganito, magtapon tayo ng mga ganito, magbound tayo ng mga ganito, at marami pang iba, magsabit, magsampay o anuman, ang mga pampaswerte niyan kung anuman po yan, pero ang importante niyan, in short, ikaw ay suswerte. At ako po ay panatikong-panatiko sa mga ganyan. At ako nga po ay nakaranas din ng mainip dahil sa kakulangan ng pera. Pero nung ako po ay naging busy, aba, nagulat na lang ako, ayan na ang swerte. At nagsabay-sabay pa ang mga swerte. Kaya kailangan huwag kayong mainip. At yan po eh, pag dumating, ewan ko na lamang kung hindi kayo eh magugulat sa mga magaganap. Ngayon, ganito po inyo pong gagawin. Ito po ay perfect combination. Lalo-lalo na rin po ito kung halimbawa ikaw ay may kaalaman. Isa kang psychic. Pagkatapos ay ikaw po ay magpapausok po nitong aking babanggitin. Ito po ay star anise at andahon ng laurel. Ayan, ito po ay perfect combination sa pagpapausok. Yung aroma po nito ay talagang magpapalakas sa kapangyarihan. Kung ikaw ay may alam sa mga ganyan, ay lalakas po ang inyo pong instinct. At ganun din po yung inyo pong, kung ano man na ritual na inyong ginagawa, ay mas mabilis ang talab. Kapag daw ikaw ay nagpausok nito, at lalo-lalo na, kung ikaw ay bago magsisimula ng pagbabasa ng mga tarot card, kung ikaw ay psychic, ay umaga mas epektibo o kaya mas tatalas ang memorya sa pamamagitan ng pagpapausok nito. Pero syempre, hindi lamang po yan para sa psychic. Ito naman eh, kung halimbawa ikaw ay nakakaranas ng talagang napakailap ng swerte at parang ikaw ay naghihila ng asalungga na talagang kahirap-hirap banatin ang swerte nito at talagang napakailap, ay magpausok kayo nito. Damdamin, singhutin ang halimuyak ng usok na ito at para ito ay mataboy. Kung ano man po ang nasinghot ninyo ng mga negatibong yan, ay mawawala po yan kapag ito ay sininghot ninyo. Langhapin ng todo itong usok na ito, ha? Kaya kailangan medyo madami-dami para maraming usok, para maitaboy lahat ang mga negative. Magmumula po kayo sa may gate. Ang paggawa po ng mga ganito ay umaga. Pero yung incense at kamangyan sa mga spirit, hapon po yung ginaganap at ang pinakamainam ay Tuesday or Friday. At syempre, ganun din po yun sa atin, pinakamainam ay Tuesday or Friday. Pero kung wala ka namang kakayahan at wala kang day off na mga ganyang araw, pwede na rin po kahit anong araw. Ang pinaka-importante nito ay ikaw ay naniniwala. At kapag ikaw ay nakapanood ng ganitong video, kagaya itong video ito, kapag ka ikaw ay may kaba na hindi mo mapawari na parang gusto mo siyang gawin,
hudyat na yan, eh, baka ikaw ay dito swertihin. Pero kung ikaw ay may alinlangan, ako ay huwag niyo po itong tatangkain gawin. Magsasayang lamang kayo ng inyong effort. Ngayon, at hindi rin po yan tatalab kasi kailangan lahat ng mga ritual na inyong ginagawa, lahat ng mga pampaswerte niyan, ikaw ay lubos na naniniwala para mas mabilis ang talab. Ngayon, pwede nyo rin po itong gawin ha, maglaga po kayo, kumuha kayo ng kaldero na silver. Pagkatapos, buksan si gripo at hayaan na ito ay magkaroon ng tubig ng kalahati. Pagkatapos, buksan si kalan ng mahinang-mahinang apoy at huwag tataklubaan ang kaldero. Pagkatapos, pag nakakita ka ng dat-dat na bubbles, hudyat na yan na kumbaga eh, nainit na yung inyong tubig. Ilagay yung si star anise, kahit mga 7 piraso na malalaki na butil ng star anise. Ito po ay napakabango. Kayo po ba ay nakagamit na nito sa ulam? Napakasarap po nito sa ulam. Lalo-lalo na kung ikaw ay mag-aadobo ng manok at maging ambaboy ay napakasarap. Or kaya po ikaw po ay magtuturbo ng manok, ilagay mo to sa loob, timplahan, ay napakasarap. Yung aroma po nito ay talaga namang nanunoot. Talaga namang nanunoot na sarap. Ayan, pagkain na naman, kaya lalong nananaba. Ngayon, ganito po inyong gagawin. Kapag po yan ay may bubbles-bubbles na, ilagay si star anise. At tapos, di ba, pag isang plastic po ng down ng laurel, mas lamang ang durog. Yung durog po ang kailangan natin. Pero kailangan natin ng buo para sa kahilingan. Tapos yun ang pinaka-pinale. Kailangan mag-wish po tayo. Kahilingan na walang gamit na sana. Lagi nyo po tatandaan, tayo po ang master dito. Kumbaga, gumagawa tayo ng sarili nating genie. Tayo ang master. Tayo isusundin itong ating genie na ginagawa. Basta, kung kayo'y mananalangin sa mahal na Panginoon, doon kayo gagamit na sana. Pero sa mga ganitong ritual, walang gamit na sana. Direct to the point na ang inyo pong pag-wish. O, ganito na. Mag-wish po kayo. Ako po ay mag-wish at ito po ay kumbaga ay mga request na mga wish na aking i-wish. Sa mga bossing ko, syempre, kagaya nga po nagsabi na ako daw po ay may Cruz Andila. Kaya mula ngayon 2020, naisip ko na to ng 2019. Kaya sabi ko, sisimulan ko sa pagsisimula ko ng 2020 para... Sabi po nila, kapag daw po ang may Cruz Andila na tao na nag-wish ng maganda sa ibang tao, ay mabilis daw itong tatalab. At ito daw po ay napakaswerte. Ito daw po doon sa tao na pinag-wish siya ng maganda at ganun din po yung tao na nag-wish ng maganda. At mabilis daw po ang epekto nito. Kaya ang wish ko at ito po ang mga request ng mga wish po ay magtagumpay kayo sa negosyong inyong pinapasok at walang humpay ang swerte na darating sa inyo. At dyan na po kayo yumaman. O, yan ha. The best po yan. At ganun din po kung kayo po ay lubog sa utang, kung kayo po ay may mga pinagdadaanan tungkol sa usapin ng buhay pamilya, buhay pag-ibig, hindi makahanap ng forever, makakahanap ka na, makakaraos ka, makakabayad ka sa lahat ng pagkakautang at ikaw po ay magkakaroon ng sarili mong negosyo, ikaw ay magtatagumpay at yayaman tayong lahat. Yayaman kayong lahat, ang mga nanonood nito, mga bossing ko manonood. At kayo po ay magtatagumpay ngayon 2020. Ayan. At panghabang buhay na, hindi lang ngayon 2020. Yan ha. Napakaganda ng panalangin yan. At pagkatapos po yan, ay ilaglag nyo na po yan doon sa kumukulo. At pagkatapos ay mainam na kumuha kayo ng isang baso. Yung isang basong ito ilalagay natin sa ilalim ng ating kama. At yung the rest mong ito ay maligo po kayo ng husto. Tapos yung pinaka-pinali ninyong paligo ay ito po yon. Ngayon, halimbawa tapos na kayo, malinis na. Magbukas muli ng gripo, hayaan nyo na umagos ang tubig at kalahating timba. Ibuhos po itong ating pinakuluan. Kumbaga ay tantsahin kung kaya ng balat. Kapag kaya ng balat, sige, lumarga, buhos ng buhos hanggang mawala lahat ang mga negatibo sa inyong katawan, hanggang matangay na ng tubig. At pagkatapos nito ay magdamit na kayo. Tapos hindi kayo magtutuyo ng tuwalya. Hayaan nyo na manuot, kumapit ang swerte sa inyo. Yan po ay napakabisang pamamaraan para po kapitan kayo ng swerte. Kasi napakahirap po yung tao na may alat na dala. Yan po eh, nasubukan ko na yan dati at marami akong kakilalang ganyan. At kumbaga eh, panay sablay na lamang ang mga the moves at parang napakailap ng swerte. Kapag ito po inyong ginawa, kakapitan kayo ng swerte at walang humpay na swerte ang darating sa inyo. Pero minumukahi ko sa inyo na gawin nyo po ito kahit 3 times a month or kaya po ay once a month. Pero kung halimbawang, di ba, kayo po ay naghulog ng mga ganito, star anise, pwede po ito hanggang 3 beses, pati po yung down ng laurel. Pwede po yan 3 beses yung paulit-ulit na maligo po ng ganon, na sunod-sunod ng araw. Sayang naman po kasi pwede pa
pa naman, may katas pa po yan yung ating mga dahon, yung ating star anise. At pagkatapos po niyan, sa ilalim ng ating kama, hayaan po natin yung aroma po nito, yung pinagsamang dahon ng laurel at star anise, na mataboy lahat ang mga negative sa loob ng inyong kwarto. At kayo po ay instead na alatin, kayo po ay laging suswertihin kahit ano man ang inyong pasuking negosyo or kung ano man po inyong tatahakin na lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal, eh kayo po ay malabo na sa kawalan. At instead na kayo po ay mawalan, kayo po ay laging may dumarating na blessing hanggang sa totaling makaipon po kayo at makapagsimula sa sarili niyong negosyo. Diba? At tapos ay nabibili pa natin ang ating mga pangangailangan. Napapansin niyo na parang hindi na uubos ang laman ng aking pitaka at padagdag pa ito ng padagdag. Yun ang masarap ang feeling ng ganon. Doon po papasok na kayo po eh lalo pang gaganahan sa mga pagdating sa mga pampaswerte na lagi kasi sinuswerte. Or kaya po eh, basta lagi niyo pong tatandaan, hindi po po kita gumawa ng pampaswerte, eh kayo po eh biglang magkakaroon ng 1,000,000 or kaya po bigla kayong tatama ng malaking halaga. Yan po ay mararamdaman nyo lamang na magaan yung daloy ng swerte at hindi maganit na parang kayo ay naghihigit ng ahas sa lungga. Ganun lamang po yan. At ganun din po yung kayo po ay hindi magkakaroon ng karamdaman. Kayo ay gigising na masarap ang pakaramdam. Yung mga ganun. Swerte na po yan. Yung po ay unti-unti. Mararamdaman nyo na unti-unting pagbabago ng inyong buhay. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget subscribe my channel. Salamat mga bossing.